Yan. Wow. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit ng palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascarinas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuboran Coffee, handpicked and roasted with love. Don Benitos, ang pambansang kasava. Bulacan Dragon Fruit Depot, world's largest collection of dragon fruit varieties. And we would also like to thank the following. Raisons by Glenn. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Don Ricardo's Lechon. Allied Botanical Corporation. Agrimac Philippines. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Ganda naman ng ano, view. Kung ikaw nakatira dito, no? Tay, ano pong pangalan niya? Naganyo, tay. Martin Lanyo. Si Kuya Martin Lanyo. IPA kayo po ay chief. Ako ang representative ng IPMR. IPMR. Indigenous People. Ano yung R? Representative? Representative. Dito po yan, ng buong Alelem o Dandaay? Hindi, ng barangay lang. Ng barangay Dandaay. Ang ganda. Hindi na ako na itibayad na lang. Mahal daw ang talent pinisir.
At tingnan natin, oh. Ako na. Rice resistant to. Pala. Rice resistant. Nalawa na ito. Yung gano'n yung bangyo dito. Ang gano'n po naman doon sa kabila. Ang gano'n dyan sa selective river. Ang falls. Falls. Naplano na dito. Talagang spring na dito. Spring. Dati, ganun na. Nagalis. Malinis daw na tubig. Yan. Kasi galing sa spring. Yeah. Mga bantay rin yan. Kaya okay, ito ko na ng liblibo, tupinaw. 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 Ay, yung pilaw mataas. Sige, ito tupinaw. Ah, tupinaw. Ito yung debagyo rin, Bonduri, Cervantes. Cervantes na, which is, ang Cervantes ay Ilocosur pa rin o Benguet? Ilocosur pa rin. Ilocosur. Ito ay Benguet na yun. Kabilang bundok na yan, Benguet na yan. Yung mga may ulap na yan, sa likod ng ulap na yan, Benguet. Ang lakas ng tubig ba, no? Wan. Dito pag Ponte Water Falls na ito, dagdag. O, dagdag daw yung pangalan ng place na saan ang gagaling yung tubig ng water falls. Sityo dagdag. Magay Udang Falls. Magay Udang Falls. Asan yung Vagina Falls? Yun, yung Vagina. Yung pinakamataas dyan. Ayun, yung umpisa. Umpisa. O nga naman. Yung lumaki ang tubig, talaga ang kita mo. Kita mo. Maliit kasi. Ba't dalawa? Dalawa yung buwan. Ang taas na, no? Dire-direcho yung tubig hanggang dun sa baba. Yung talaga nang gagaling yung pinakamasarap na tubig. Oh, sa Vagina Falls. Sa Vagina Falls nang gagaling yung pinakamasarap na tubig. Talagang natural yun. Basta tatapoy trabi niya. Puri pa yawan titapoy, may lakta. Sabi ko. Yung mga tapoy, may madman. Sabi ko, basta may ano yung rice wine sa gabi. Sabi, kahit wala daw. Pero pag meron, mas maganda. Mas maganda. Kung walang rice wine, kumuha sila ng tubig. Tubig? Yung ibong lila. Pag-hatihan yung taong hindi nagkaintindihan. Hati-hati. Tubig kasi yung tubig ang nanglilinis ng misunderstanding, gano'n. Yun ang ugali ng mga ninuno noon. Kung walang rice wine, kumuha sila ng tubig. Dito po tayo sa Dadaay, isang barangay po yan dito sa Alelem. Kanina pa umiikot tayo no, mula lahat ng mga pinanggalingan natin ng barangay. May nakikita ako ng mga ganito. Lagi, ano bang... Sir, nyati usaran na dati. Hindi ko na dang agamang. Agamang. Yung tatangamin na idi, dapat dito kumaidi, kayo uno bulo, bambu. Idi. Idi. Pero tatanda po ta, kahit ang napapaut, sino katandaan ti, same uno, yero. Yero. Yan ay nagana ulit? Agamang. Agamang. Pag yan ang ti pagay. Ah, kasla... Hindi jay... Garong, ay hindi kasla ko ha. Oh, anyway, yun da, ito daw ay stock room ng mga harvest na palay. Kaya nanotice ko lahat ng bahay dito sa barrio, laging may ganito. But dahil modern time na, supposedly ito ay kawayan at ano yung, panaw sana. At saka yung kugon. Kugon sana. Sana ngayon, bambu. Ginawa na nilang yero para mas matibay. Matagal. Mas matagal. Ayan. So, it shows no, yung, I don't know kung Filipino culture yun o Ilocano culture yun. Yan may ganito. Parang Ilocano, sir. Ma'am. Ilocano to. Ilocano. Maski kaming mga igorot. May ganito rin. Oo. At basta taga norte, mukhang taga norte. At saka isang lugar. Mm-mm. Na ipon ang mga ganito. Mm-mm. Noon. Ah, may isang lugar na doon kayo lugar. Lahat, dadali nyo lahat doon. Mm. At saka maraming ganito ah, hindi isa lang. Ha. Dirbobong ganon, may ganitong. Mm-mm. Sir, hanggang ngayon, marami pa rin talaga nagtatanim ng palay. Hindi na. Kasi modernas na ngayon eh. Yung irik na nakarga sa sako, oh. Iuwi mo na lang. Iuwi mo na. Huwag na ito. Anong treasure ang pinanghaharvest? Treasure na. Ngayon. Treasure na. Tapos, okay. Pag na-treasure na, dali na lang dito? Ganun lang. Oh, I see. O, benta na diretso? Hindi, pagkain lang. Ah, pangkain. Kain. Oo. Ganda. Pero,
Adupay tag mulmula ti pagay to eh. Adupay isu ti ang ganda data. First cropping pagay. Pagay. Pero yung second cropping diyan muna makita na yung gulay. Gulay, sari-saring vegetables ganun. Oo. Pipino, repolyo, mga bagyo vegetables. Ganun, vegetables. Mm-hmm. So sabi ni sir ay may first cropping palay yon, second cropping naggugulay na sila. Mostly mga bagyo vegetables. Kasi upland po ito eh. Malamig dito. Okay sir, maraming salamat po. Thank you sir. Okay. Matago-tago kayo. Basta kami mo. Mabuhay kayo. Sa pagkumatay, batiyo ti Sir Timot na napintas ka na kami. I won sir. Okay. Salamat. Para dikit-dikit din ang mga bahay eh. Halos magkakamag-anak na direk. Oh. Siguro nga form ng kawayan. Pero yung maliliit. Lulusog. Galing ng farmer nun ha. Linis. Dito rin ba tayo dumaan kanina? Hindi direct. Ay, iba na to. Switch yung naon-naon naman. Ang ganda ng bahay. So, city proper na ito. Ng ma'am, anong barangita? Daay pa rin? Daay pa rin. Ah, okay. Sitio Sitio Naunaw ng barangay Dadaay. Wow, diyan tayo pupunta. Eventually, mga sitio na yun, magiging barangay yan. Ma'am, no? Sana dumami kami. Dito marami nagtatanim ng gulay, oh. Wow, grabe. Grabe yung daan. Ano naman to? Approaching sitio, dagdag na tayo. Mm-hmm. Ito, oh, yung pambalag nila, oh. Yes. Yung pambalag nila. Tubig. When, ma'am? Kain muna tayo yung naman. When, ma'am? Let's go, Tingnan rin. Tingnan rin yung village na village, oh. Yung mga bakod. May mga gulay siya. Hello po. Wow. Kahit saan ka magpunta, may mga terraces. Mga tinatamnan nila ng gulay. Siguro alternate yan ng gulay at saka palay. Ganda, no? Ang ganda ng environment. Ang ganda pag bahay mo yan ng background mo. Oh. No? Wow. Ta-da! Ito po. Sabaw. Sabaw nung... Ano yung dating ano ito? Yan, sinaganda na ito yung ano natin po ng tunsoy. Tunsoy? Watercress in English. Ah, okay. The same?
Ay, day-to-day buti sayote. Ah, sayote. Gusto ko yan. First time mo tayo makatikim ng pinikpikan. Pinalambot na lang yung chicken ng matagal, no? Sarap. Starbucks. Da, bakit light yung mga kape ni Mom? Ano dali sila? Kasi di ba ang ano ang Benguet light? Lagi light yung kape ni Mom. Yung mga ano, mga igrot, ang kape nila light. Hindi dark. Ako, given the chance, gusto ko tumira rito. Magbaon ka ng maraming for editing, tapos magstay ka ng ano, sa linggo. Pag uwi mo Manila, payat ka na. Nang kamasamutin yung direct. Manan. Kumpara mo ano niya ito. Nagbayag nga na kalikay ka mo sa Diyos, mabit na. No, he's stuck you, basit ka. Manuway nga daw. Or 1 week, 2 weeks. Na-try ko, ma'am. Makalkali yung natanggol. Nag-shoot ak ti kamote di Tarlac. Ini kanak. Kadati di bala dati space ko nga open. Kadati kwarto nga magamgamit. Puro stocks ko lang. Inwaras ko dyan. After 2 weeks, nagluto. Nasamid. And agad o, yung naibos, nagtubo. Nasaringitan na. Nasaringitan. Ay, madya siya mo lang. Ano mo pang imula up. Nagsaringit. Basta mga hugugasan. From the harvest, diretso nga ikuha mo. Di Amerika ka kasi mad, bago daila ko. I-cure da pa yung umanati 2 weeks sa daila ko. Kaya nata ilang ba't ikaburburas ka, iila ko na. Siguro mo lang sa mas wait na ba? Ang madadael. Lumagkan na, 10 kilo ako Manila. Medyo kami Manila, ti bayar, kaya dada yun nalinlinis, nabudpo daw. Handam mo yan. Handam mo nga ako. May metig yan na dumdumrit. May ekiyor mo mat ka, maragrag mo aming adaga, yung 2 weeks. Maragrag kami. Kusa mat lang. Kusa. May timulay yung atata dito, si Chu. Si Limang Gunta Kamatis. Ang pangilalakwan nyo nga eh. Trinidad sir. Abang pa'y Trinidad dahato eh. Trading post dyan yun. Nagadayo? Kasi dagtoy at dadalan? Magnamagata sir. Kayo eh. So nagrobot na 20 malo kung tumalan na 20 rabi. Gusto nito nga ilako na ito parbangon. Magnantumala tila Union, nagpangato. Kap, anong barangay po ito? Sitio Dagdag, Barangay Dadaay, sir. Barangay ikaw ang kapitan ng Barangay Dadaay? Opo, sir. Si Kap ng Barangay Dadaay. Ang bahay mo, Kap, dito? Sitio Dagdag, sir. Dagdag. Mostly farming dito, sir. Opo. Ng gulay at? Gulay at palay. Palay. Ano, first cropping palay, second cropping gulay, ganun? Hindi, depende. Yung mga may nagtatanim ng gulay na diretso, meron din nagsasaka ng palay. Ah, depende sa area mo. Okay. So dito po sa Dada ay puro rice terraces. Dito lang sa likod natin, puro ano yan. Pero nakita ko dito puro gulay, sir. Opo, garden doon sa banda, sa baba, palay din. Palay. Sorry po, ano po yung buong pangalan niyo, sir? Dionisio Lapik po, sir. Lapik. Lapik. Si Sir Dionisio Lapik. First time kong makatikim ng pinikpikan. Si Sir ang nagpatikim.
Dito, sir, igurot lahat ang tao dito. Mayroon ding... Dayo. Dayo. May dayo na. May Ilocano, ganun. Ano pong salita nyo? Kankanay po, sir. Kankanay. Kankanay. Gano'ng kadami ang ano dito, ang farmer? Halos lahat farmer? Halos lahat, sir. Farmer. Yung kwento nyo kanina, yung gulay ninyo, harvest ninyo, dadalhin nyo pa ng La Trinidad doon sa trading post. Opo, sir. Ilang oras po ang trading post from here? Yun know, mga 4 to 5 hours. 4 to 5 hours? Ang layo, 4 to 5 hours. Ang daan nyo po ay doon sa La Union. Opo, sir. Pacquiat. Anong Marcos Highway? Hindi. Hindi, Naguilian Road. Naguilian Road. Mas malapit yung Naguilian Road dito. Opo, sir. Ang layo. Magkano po ang pamasahe ng gulay? Lumalabas? Per kilo? Depende po, sir, kung maliit yung kakarga. Halimbawa, if ex-uban, 5 pesos per kilo. 5 pesos per Pero kilo. Pero yung magkarga, yung malaking truck. Sasakyan, mga truck, ganun, mas mababa. Mga magkano yan? Mga 3? 3 to 4, sir. 3 to 4. Per kilo. So marami rin truck, sir, na nanggagaling dito talaga. Taga dito rin yung may-ari ng truck. Sa ibang barangay mo. Taga ibang barangay. So i-consolidate yun, pupunuin yun na iba-ibang farmer. No, depende pag maraming harvest. Pero pag konti lang, yung mga maliliit lang sasakyan lang. Diretso na. Paano yun? Kung ano? Okay lang yun kung mataas ang presyo. No, paano kung murang presyo? Kung depende sa tansya nila pag mura, kulang yung magiging bayan, doon na lang sa Tagudin. Saan po? Sa? Sa Tagudin. Doon na lang sa Tagudin, ibenta? Oo. Ano yun? Sino bibili sa Tagudin? Yung mga nagtitinda doon sa market. Dito na lang, local na? Oo. Anong presyo doon? Baka mas mataas pa doon? Hindi. Presyo doon sa Tagudin, parang steady. Kahit mababa man o mataas doon sa trading boss, yung... Yun pa rin ang presyo nila. Opo. Yan. Anong mas gusto nyo? Yung pabago-bago presyo o yung steady? Depende po, sir. Kung mataas ang presyo, idadalhin doon. Akit ka. Pag mababa, doon na sa Tagudin. Pag mababa, dyan ka na lang. Siyempre, kung mataas ang presyo, chance mo rin kumita. Kaya yakit mo. Opo, sir. Ikaw, sir, mismo may sarili kang ano? Taniman. Hindi. Palay yung tinatanim ko. Palay yung sa'yo. Anong variety ng palay tinatanim nyo? Yung ano? Yung... Hybrid, sir. Nag-hybrid na rin kayo dito? Opo. Wala nang nagtatanim ng traditional na palay? Wala na yata. Sa Banawi na lang? Nung nakarang taon, mayroon pa. Pero ngayon, wala na. Last year, meron pa. Ano, bakit, sir? Ba't ka nagpalit? Mababa ang ani doon sa lumang, ano, yung traditional variety? Hindi, maganda naman, sir. Pero wala nang kasamang magtanim. Inang, yung mga traditional. Dahil? Mas gusto nila yung mga hybrid para mas madali. Mas madali? Mas mabilis i-harvest? Kasi yung mga traditional na palay, abutin ng 6 na buwan. 6 na buwan. Itong hybrid, 3 buwan. Hybrid, 4-5, ganun. Pero ano mas masarap? Parehas din, sir. Palay, bigas pa rin. Pag linuto mo, kanin pa rin. Sir, doon nga tayo, sir, para may background tayo. Sige, sir. Sir, dito ka pinanganak? Hindi, sir. Doon sa Apaya. Barangay Apaya. Barangay Apaya. Dito pa rin sa Alilem? Oo, sir. Doon sa baba. Ganda, oh. Ang sarap pa ng magbahay dito pag ganyan ang background mo. Kakapi-kapi ka sa umaga, ganyan yung nakakita mo. Tingnan mo yung mga bahay, oh. May ganyan talaga sila, oh. Yung... Sa ano ba yan, sir? Sa lutuan? Ay, yung chimney. Chimney! Yan, oh. Noon yan, sir. Kasi noon, puro panggatong ang ginagamit. Pero ngayon,
Gasol na? Gasol na. So, hindi na nagagamit yan? Hindi na, sir. Minsan lang. Pag naubos yung gasol. Ito, palay na to. Ito ba, sir? Ah, ang ganda rito. Doon kaya tayo doon, sir, konti. Dito. Oh, libingan yan, sir? Opo. Opo, sir. Ang relative nyo, linilibing nyo sa likod ng bahay? Opo, sir. Wala kaming sementeryo. Doon, sir, para makita sa baba. Wow! Ang ganda rito. Doon sana, sir, sa baba, mas maraming taniman doon ng sili. Doon sa baba. Ang ganda naman. Pwede bang magbahay dito? Yung mga taga rito noon, sir, eh, umaalis pa eh, kasi ang layo. Maraming napunta doon sa bayan. Doon pa sa malayo. Sa Aurora, Quirino. Ang layo na na. Kasi doon marami daw libre doon na. Na? Na sakahan. So yung mga nagugulay, sir, walang tigil lang ano, tanim ng gulay. Tuloy-tuloy lang yan. Opo, sir. Basta may gagamiting puhunan. Sige lang. Puhunan. Nalulugi ba? Minsan. Anong dahilan? Ba't nalulugi? Yung presyo, sir. Presyo. Kasi kahit maganda ang tanim mo pag bagsak presyo, bagsak. Sira talaga, no? Kung minsan naman, binabagyo yung mga tanim, yun talagang bankrupt. Mm-hmm. Bankrupt talaga yan. Buti na pre-preserve itong gubat. Walang pumupunta dyan. Noon, doon sila nagkakaingin yung mga tao, pero ngayon, bawal na. Na. So itong mga lupa na to, sir, may mga may-ari to o para sa indigenous people? Mayroon din, sir. May naka-declare na owner. Pero indigenous people yan. Taga dito talaga. Oo. Ang ganda rito. Gusto ko rito. Sarap ng simoy ng hangin. Alternate, sir, no? May palay, may gulay, ganun. Kung anong gusto mong itanim? Depende nga, sir. Pag gulay, kailangan mas malaking puhunan. Pag palay, kahit konti, kakayanin. So kung wala kang puhunan, pwedeng palay? Palay na lang, sir. Pero yung palay, pangkain nyo lang? Opo, sir. Kasi konti lang naman. So, andito po tayo sa other side. Tingnan nyo. Rolling hills na yan ng mountain. Sir, ano na yan? Cordillera na yan, no? Hindi. Anong probinsya yan? Doon ay La Union na, sir. La Union. Ah, pababa to, La Union. Ang Cordillera dito. Po, sir. Sa other side. Ayan. So, kita nyo po, may mga pocket of terraces talaga siya. Kagaya niya, no, nagla-land prep siya, oh, ng gagawin niyang palay. Sa taas na taas talaga ng bundok. Tapos, yun, yung mga yun, yung green na yun, mga Chinese cabbage o wombok. Yun naman yung mga tanim niya. Okay?
Pero ang ganda rin ito. Ayan po, kumapal na ng kumapal yung fog. Ganito lagi dito, sir? Hindi pa, sa hapon lang po. Sa tuwing hapon. Ayan. Sir, ang ganda-ganda po ng lugar ninyo. Hindi mo akalain na andito tayo sa Ilocos Sur. Ito po ay part pa rin ng Alelem. At ito ay isa sa mga highland barangays. In fact po, sir, dyan banda, ano na yan, Cordillera na yan, no? Opo, itong sir, portion na yan. Sakop ng Benguet yan. Benguet. Anong town ng Benguet yan? Bakon po, sir. Bakon. Di ba maraming honeybee doon? Sa Bakon? Siguro, sir. So, dito sa lugar nila, sir, may palayan, may gulayan. So, nagmi-mix-mix. Depende po doon sa preference ng farmer. But basically, lahat po ng tao dito, sir, ay farmer, no? Oo. So, ang hirap din nung ano rin, no? Maraming challenges din yung farming nila. Pagpalay, pangkain. Paggulay, dadali nila sa La Trinidad, no? Sa Benguet. Pero sabi niyo nga, kung mahal ang presyo, dali ng Benguet. Kung mura, sa Tagudin na lang. At least mayroon ho silang option. Ayan. Masaya ba tumira dito, sir? Oo naman, sir. Ang ganda ng klima eh. Oo nga eh, ganda. Imagine nyo kung ganito yung ano, yun yung bahay mo to, tapos yan ang background mo. Ganda. Tsaka peaceful, sir, no? Tahimik na dito. Bilang kapitan, sir, anong masasabi nyo? Dati naman, sir, dito wala namang nanggugulo. Mahimbing ang tulog paggabi. Walang nakadidisturbo. Simple lang. Kung gusto niyo pong maging healthy living, dito kayo tumira. Ang pagkain niyo, fresh na gulay, sariling ano, tanim na palay. Simple lang, 'di ba? Mga talbos-talbos, sir, ng kamote. Siyempre, ang pinakamasarap yung pinikpik ang manok. Naglalagay din kayo, sir, ng itag? Gumagawa rin kayo? Wala, sir, wala. Walang itag dito. Wala. Pinikpikan lang. Pinikpikan lang po. Ayan. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir, pa pumunta ka sa amin kahit ang layo. Malayo po talaga, pero sulit. Sobrang sulit yung punta rito. Kita mo yung mga bahay. Tapos mountain fog. Kanina, kitang-kita mo yung bundok. Ngayon, hindi mo na makita. Oh. Ibig sabihin yan, sir, uulan na. Pag bumaba yung fog, walang ulan. So, walang ulan to? Mamayang hapon pa. Okay, kailangan namin umalis. When, sir? Dalos niya balay na tapos. Ay, si kate anak ni DJ Living Legend. Ede. Oh. Ganda yan. Walang basket. Ang galing, sir.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.